Network, it's me once again, Christine, and welcome back to my channel. And please don't forget to like, subscribe, and click that tiny bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Let's watch this! Bye, Grandpa. Ay, ito na yung sabi ko, Rocket for today. Ako ay driver ngayong araw na ito. So guys, not only for today, every time naman na available ako o wala akong work o pasok, pwede naman ako maging driver nyo for a day at depende rin sa talent fee, syempre. Tara, let's! Topic na! Umaw na! So, dito yung kung saan marami nagpapagawal mga peking papeles. Pero sabi nila, wala na raw ngayon. Dito naman sa Divisoria, magandang mamili dito. Lalo-lalo na kung meron ka mga online business. Dito talaga sila tumatakbo ay namimili na kanilang mga ibibigay ng produkto. Okay, at pupunta naman na tayo sa pier. Konting ulan lang dito sa Manila. Ayan, bumabahana. Kaya ingat-ingat po yung mga bumabiyahe. Kasi kanina, zero visibility po talaga. Kanina, ang lakas ng ulan. Kaya mga ka-network, kung kayo ay nagda-drive, kailangan mag-ingat po tayo, lalo na kung umuulan, dahil madulas po ang daan. Yan yung boss ko. Ito na nga, dumating na kami sa pier kung saan kami kukuha ng mga bananas na itinda ng aking kaibigan. Friend ko siya, barkado ko siya since we're high school. Every time na magpapadrive siya, palagi niya akong tinatawagan para ipagdrive ko siya kung kukuha siya ng kanyang mga produkto. So, ang siit dito sa pier, nahirapan ako lumabas din sa kabila kasi sobrang siksikan, dikit-dikit gabuhok po yung dikit-dikit ng mga parking ng truck at ng tricycle, motor, at ng jeep. Kasi maraming mga nakalagay doon na mga produkto. So, nahirapan ako lumabas. Kaya, ito, lumipat kami ng ibang pwesto. Nandito naman sa kabilang side. Habang hinihintay niya yung kanyang pag-aangkatan niya ng mga saging. So, ito yung pier ng Manila. Automatic tong kotse na to. Pero marunong din ako ng manual. Siya yung aking simple nung kapag rumaraket ako. So, hindi na pag pinaparaket kapag ako yung rumaraket. Ganyan lang, kilala yung aking that's it. Natin na pupunuin ng saging itong likod ng sasakyan niya kasi wala yung inaartila niya na pan-deliver na sasakyan. Kaya eto munang kotse niya yung ginagamit namin. Atas muli natin para mapark natin na maayos ang kanyang kotse at may sakay na ang mga saging. Tinanggal na yung upuan kasi doon nilalagay yung
ako, bali, piniprepare pa nung binila niya ng produkto. Nung kinukuha na niya na, piniprepare pa nung kinukuha na niya ng produkto, kaya medyo matagal-tagal pa ng konti. Pero, bibili muna kami ng langka. Papapakain namin. Kung makuha. Ayan, hindi ko makuha. Lagkit, wala pa naman tayong panghugas. Bumili kami ng langka, tapos hati kami, kakainin namin kasi hindi gusto dito yung mga plastic or ang tawag doon, supot-supot. So, ayan, gusto mo yung uwi, nakaganyan. Sarap kaya, ang tamis. Matamis siya, matamis. Grabe, ang kanini. Kaya muna ako langka. Uy, naantay namin yung saging, kumakain muna kami ng langka. Lampa. Yung sa lugar na to, hindi uso yung supot-supot, kaya pag binili mo, kainin mo na agad. Ano sumabi? Guys, dami ng saging. So, ang bigat ng idrive. Kasi ilang beses ko na ito mag-drive ng maraming saging. Ay, kuya, mag-drive ka kuya sa vlog. Kahit guys, nakalagay ng maraming saging. Sobrang bigat. Sobrang bigat naman. Many hours later. Cinco na bibilang natin. Okay na nga, tapos nang maload ang mga sabi. At kabalik na kami sa Malikina. Nakita-kita tayo sa Malikina. Guys, para tayong dalang sabi. Ito na nga mga ka-network, pabalik na kami ng Marikina. Ang gagawin naman namin ngayon ay hahanap kami ng kakainan. Pero napag-decision na namin na kumain na lang o mag-drive-thru na lang sa Jollibee. It's been a while. So, namiss namin kumain ng Jollibee. Kaya, tara, samahan niyo kami, hanap tayo ng Jollibee. Uy, Jollibee, namiss ko tayo. Medyo traffic na yung pabalik ng Marikina at mainit na, hindi nakagaya kanina na umuulan. So guys, ito na nga lang dinner tayo sa Marikina sa tindahan ng Barkala ko. Ayun yung pwesto na niya. Ayan, 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 ayan. Doon doon namin ilalagay yung mga saging. So, tara, taba na tayo. Ayan, literal na pusa, pampaswerte. Dito nila ikakamada yung mga saging. Then, ididip nila sa kanilang secret liquid para madaling mahinog at maibenta na agad. Ayan, again, siya si Malen, siya yung may-ari ng tindahan. Wala akong ginawa rito kung hindi kumain lang ng saging pag nandito ako. Ang laki-laki ng saging! Woo! Sarap! Paano mga ka-network? Hanggang dito na lang. Paalam! Thanks for watching! Hanggang sa susunod na vlog! Don't forget to like, subscribe, and share! Give me kisses!